Hi, my name is J.R. Estudillo. I'm a singer and I'm also a registered nurse. So, ang napagdaanan ko sa singer simula 2015, nasa grupo po ako noon eh. So, Wi-Fi kami, sumali kami ng World Championships of Performing Arts sa Long Beach, California. And then, nanalo po kami ng Senior Vocal Group of the World. And after ng competition na yun, nag-disband yung grupo kasi nagkanya-kanya ng priority. So, career namin as a group nag-end na din kasi ayun, nagkanya-kanya na po kami. And then after ng grupo, nag-solo naman po ako, nag-try po ako mag-solo. And this year nga lang po ay sumali ako ng World Championships of Performing Arts sa Long Beach, California pa rin, last July lang. And ayun po, nanalo naman po ako ng gold medal and a silver medal. So, laking pasasalamat ko po sa Panginoon dahil talagang binigyan niya po yung biyaya sa akin. And of course, may single na po ako na Ikaw Pa Rin. It's already available on iTunes, Spotify. Nasa YouTube na rin po yung studio version ng yung music video. So, sana po ay supportahan nila. And, ngayon ay nag-rehearse pa rin ako, nagpa-practice for some events na dumadating. And parakit-rakit po ako ngayon ng kanta. And siguro po sa mga upcoming months ay magre-review ako for NCLEX naman para maging USRN tayo. So sana po ay ma-subscribe niyo yung YouTube channel ko. That's JR Estudillo Official. And you can also follow me on Instagram. That's at JR Estudillo. JR_Estudillo. Sa Twitter ko naman at JR Estudillo01. So, sana po ay masuportahan ninyo yung single ko. Ang kwento po ng single ko ay para po yun sa mga taong hindi pa nakaka-move on. So, sa mga taong hindi pa nakaka-move on, sa mga ex nila dyan. So, sana po ay makarelate kayo sa song na yun. Yeah. Yung song ba na to, based on your personal experience? Hindi naman po. Kasi ang song ko is composed by Sir Jeremy Sarmiento. Ang napakagaling na si Sir Jeremy Sarmiento po, na from Davao City. So, siya po din po yung nagsulat ng Di Matitinag na kanta po ni Kuya Jed Madela. So, ayun, sa check out po yung mga songs ni Sir Jeremy Sarmiento. At arranged po yun, yung song ko arranged by Sir Paolo Sisi, and of course collaborated with Sir Cacho Carrero. So, yeah. For sure, hindi mo maidi-deliver yung kantang, anong title alet? Ikaw Pa Rin. Ikaw Pa Rin, kung sabi mo nga, hugot song. Yeah. Kung hindi ka naka-experience ng mga breakups, ng mga hiwalayan blues. So, nakailang breakup ka na? Nakailan? Mga siguro, tatlo, mga ganun. Seryosong relasyon. Yes po, mga ganun. So, syempre, nai-relate din natin yun sa mga exes natin. So, talagang naipakita natin yung puso dun sa kanta. Sana po ay pag napakinggan nyo ay maramdaman nyo yun. At saka makarelate kayo dun sa song. So, ayun, i-share nyo na lang din po kapag nagustuhan nila. Nagustuhan nila. May ex ka ba na hinahabol-habol mo? Hinahabol-habol mo before or after ng breakup mo? Ako naman kasi kapag pwede pang i-save yung relationship, hahabulin ko po talaga. So, kung hinahabol-habol ko, oo, hinahabol-habol ko yung mga ex ko, pero hindi yung point na sobrang kinalimutan mo yung sarili mo at nagmakaawa ka talaga, gano'n. Kasi naniniwala ako na kapag hindi na talaga kayang isave, hindi na. Kasi everything happens for a reason naman eh. So sa lahat ng bagay, walang aksidente, lahat nangyayari dahil it's all part of the plan. So, ayun po. Ikaw ba kapag nakipagrelasyon, ikaw yung tipong relasyon lang, walang ibang priority in life? Hindi po eh. Kasi naniniwala ako na hindi naman lahat ng bagay ay doon lang sa relasyon mo. So, meron ka ding sariling buhay. At napaka-importante yung self-love, kumbaga. Napaka-importante yun dahil doon ka magiging tunay na masaya. So,
napaka sabi nga nung yung movie nga nila ano kung napanood niyo po yung movie nila Alvin and Catherine, so napakaganda ng movie na yun, so panoorin niyo po yun para po ay makarelate kayo sa sinasabi ko ngayon na self love, kasi talagang napaka-importante na mahalin mo muna yung sarili mo para mag maibigay mo din yung buong puso mo sa ibang tao. So, marami nagsasabing kalook-alike ka raw ni Alden Richard. Eh, ganun po ba? Teka lang. Nahiyalo na ako. Pero sobrang honored po ako sa mga nagsasabi ng kalook-alike tayo ng ating idolong si Mr. Alden Richard. So maraming salamat po. Anong dream mo as a singer? Anong dream mo pa? As a singer, gusto ko magka-album talaga. Kasi for now, single pa lang yung meron ako eh. So gusto ko pong magka-album and gusto ko pong ma-share lahat ng music ko and gusto ko pong magkaroon ng awards for my music and for as an artist, mga ganun bagay po. So sana po ay tumating yung time naman. Okay. Kasi syempre hindi lang singer ang pwede mong pasukan, pwede ka rin mag-artista like Alden Richard. Ay, talaga po. Hindi ka nag-try? Kung meron pong opportunity, why not po? Talagang grab lang tayo sa kung anong mga oportunidad na dumadating. So, kung meron man pong dumating na biyaya, talagang papasukin natin yan. How about, alibawa, syempre pag andito ka sa industriyang ito, sa showbiz, maraming temptation dito eh. Maraming, syempre, hindi ka pa nagkaroon ng mga, ano, mga friends, like gays or et cetera, mga extracurricular activities like that? Madami po ako naging kakilalang mga part ko ng LGBT community. Pero lahat naman po ng mga nakilala ko ay yung respeto nila sa amin. Napakaano naman po. Kaya pinabalik po natin yung respeto sa kanila. Wala lang po ako natatanggap na bastos na mga offer from them. So talagang nagpapasalamat na lang po ako sa tiwala na binibigay nila sa akin. Isang medyo matinding question. Yes po. Ikaw ba nakailang parang seryosong partner ka na sa mga girlfriends ko, mga tatlo na sigurong seryoso. Serious. Ikaw ba pag natutulog, anong gamit mo? Boxers or briefs? Actually, hindi kasi talaga ako nag-brief, so boxers. Boxers lang. Ayan. Dami ditong tanong. Last person you kissed? Last person I kissed? Ano ba yun? Sa cheek? Or may mali siya ka? Any. Kanina lang si Tita Cha. Ayan, sa cheek. Ayan. I think that. Okay. Dami ditong questions. Ano ang gusto mo sa isang babae? Sa isang girl? Gusto ko talaga yung simple lang, yung hindi maarte, yung ganun. Yung kahit saan pwede mong dalhin. FB or Twitter? Facebook po ako. Facebook. Bakit Facebook? Space kasi hindi po ako masyadong active sa Twitter. Siguro Facebook dahil doon po ako mas connected. So mas gusto ko yung Facebook. Text or call? Text. Tapad ka magtatawag? Tipid ka sa load? Hindi naman. Kasi paano ba? Kasi mas gusto ko yung text dahil mas napapahaba yung usapan. Kasi pagtawag parang, hello, yes, oo, tapos na. May nagbigay na ba sa'yo ng regalo mula sa gay? Ano po? Gift from gay. Ah, madami po. Madami na po akong natatanggap na gift from them. Like what? And nagpapasalamat po ako. Like what? Yung mga birthday, mga ganun. Birthday gifts. Cake, mga ganun. Wow. Ayan. Pag nagkipag-relasyon ka ba, months or years? Actually, years eh. So, yung last relationship ko is 2 years. Kailan ang huli mong relationship? Medyo matagal na actually, nasa 2017 po. Saan ka madalas kumakain? Jollibee. Jollibee, promo tayo ng Jollibee. Sinong madalas mong kasama pag kumakain ka? Madalas kasama, mga tropa. Hindi naman,
ako lang talaga, mas sanay ako mag-isa. Message mo na lang sa mga supporters mo. Yes, ayun po. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ayun po, hanggang ngayon ay andyan kayo at sumusuporta sa akin at nagmamahal. Sana po hindi kayo magsawang magmahal at sumuporta sa akin at sa lahat po ng mga tumatangkilik po sa aking single ay maraming salamat po. Sana po ay share niyo po yung video ko at i-download niyo din po yung single ko. Ayan, ikalat yun na po sa mga kilala. Ayan, maraming salamat po. Ako po ay sobrang honored sa pagmamahal at supportan niyo sa akin. At mas iigihan ko pa po ang pagiging, ang pagkanta at ang kung gusto ano man po ako ngayon. And, ayan po, thank you so much. Promote ulit ng YouTube channel. Yes, my YouTube channel is JR Estudillo Official. That's JR ESTUDILLO po, Official. And yung Facebook page ko po naman is JR Estudillo. And yung personal account ko is JR Estudillo din. And my Instagram account is JR_Estudillo. And ang Twitter account ko po is @JREstudillo01. Although hindi po ako masyadong active sa Twitter, pero once in a while, nagpo-post po ako ng mga pictures doon. Okay, thank you. Maraming salamat po.